Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, ayaw ko na nga talaga i-content to, kaya alam may forward ng video sa akin eh. Magagalit na naman dito. Anyway, yung tungkol sa content ko kay Diwata kagabi, magbabasa lang ako ng pilipiling comments, no? At I'm so sure may sense naman itong mga comments na to. Kinda, ano? May sense, kinda. So, unahin natin itong kay Jeronimo. Dahil lang, ha? Aayusin ko lang to. Sabi ni Jeronimo, maganda rin kung makita natin yung vid ng babae. Sinasabi niya na, wait lang, wag ito, ha? Ipiplay ko yung video mamaya na yan. Dito muna tayo. Sabing ganon ni GGBD, maganda talaga kung susubukan mo, Sir Bungo. Ikaw mismo ang humusga, iset aside mo muna yung comments at reviews, reviewers ng iba. Tanging ikaw lang din makapagsabi para sa iyo kung masarap ba siya o hindi. Hindi na ito yung ano eh, hindi na ito about lasa nga eh. Diba? Debatable talaga yan kahit pasabihin kung pagdating ko doon, hindi masarap, may kukontra pa rin sa akin. Kapag sinabi kong masarap din, may kukontra pa rin sa akin. Debatable pa rin yan. Kasi nga ang panglasa is subjective. Ang main topic na kasi dito, yung pagbibigay ng equal opportunity sa isa't isa na magkaroon ng kalayaang mamahayag. Hindi na yun yung ano, hindi na yun yung problem eh. Naiintindihan nyo ba? Kasi may nagsasabing hindi masarap, may nagsasabing masarap. Kasi nga iba-iba nga yung panlasa ng tao. Kung pupunta ako dyan, sasabihin ko masarap. Hindi naman ma-eradicate yung mga taong nagsabi ng hindi masarap eh. Pupunta din ako niyan, sasabihin ko, hindi rin masarap. Matitinag din ba yung mga tao na nagsabing masarap? Hindi pa rin. Kaya nga ang pinopromote dito, yung equality natin sa kalayaang mamahayag. Walang dapat pipigil sa isa't isa. Unless na lang kung ang pinagkakalat nung ano eh, kasiraan talaga. What do you mean kasiraan? Hindi na ito subjective eh. Ito na yung tinatawag na objective. Di ba? Kapag sinabi mong objective, totoo talaga yun. Fuck yun. Fuck. Fact. F-A-C-T. Fact na yun. Kapag sinabi na, nung nag-review na may uod yung sinerve sa kanya, totoo talagang may uod dapat. Ngayon, kung hindi, yun dapat ang pipigilan natin yung nagsasabi na hindi totoo. Pero pagdating sa subjective kasi, hindi mo pwedeng husgahan yun na hindi totoo dahil yun ay sarili mong pananaw. For example, ano, yung example ko kahapon, di ba, may spaghetti na maasim, na yun naman talaga yung Italian version, at spaghetti matamis na Filipino style. Kapag ikaw ay sanay ka sa Filipino style na spaghetti, laging Jollibee ang inuorderan mo ng spaghetti, at biglang napunta ka sa TGIF, pag nilasahan mo yung spaghetti nila, maasim, hindi ka masasarapan. Kasi hindi yun ng, ano eh, hindi yun ang timpla ng panlasa mo eh. Sanay ka doon sa spaghetti matamis. Nagigets mo ba? Kaya pag sinabi mong, pag pumunta ka sa TGIF, at sinabi mong hindi masarap para sa iyo yung spaghetti, valid yun. Kasi sanay ka doon sa matamis eh. Kabaliktaran din naman kung ikaw ay ano, sanay ka sa maasim na spaghetti sa TGIF, biglang nag-Jollibee ka, maninibago ka rin, hindi ka rin masasarapan sa spaghetti ng Jollibee. Hindi mo pwedeng kontrolin yung masarap o hindi, kaya senseless na pumunta ako doon. Kaya sabihin kong hindi masarap yon o masarap, may mga taong hindi pa rin mag-a-agree sa sinasabi ko. Nagigets mo ba? Kaya nga ang punto ko dito, hindi mo naiintindihan yung punto ko. Sabi mo kasi dito, naiintindihan ko yung punto, pero para maging fair. Kahit pa nga sabihin ko masarap o hindi, wala din. Wala, yung katotohanan na yon ay nasa tumitikim. Kahit pa ba naman isigaw ko dito na hindi masarap yan, kahit natikman ko nandun ako, may mga hindi pa rin maniniwala sa akin. Nagigets mo? Kasi nga, subjective ang lasa.
Kaya nga, ang pinopromote ko na lang, kung sinasabi niya hindi masarap, hayaan nyo, huwag nyong pigilan. O, next comment. Sabi ni Jeronimo, maganda na rin kung makita natin yung video ng babaeng sinasabi niyang nag-food review dyan para makita natin kung constructive criticism ba yung ginagawa niya o talagang naninira lang. Marami din akong nakitang may honest review dyan at ang sabi nila sulit daw ang presyo at di worth it na pumila kasi marami namang paresan na kapareho lang ng lasa. Pero nililino naman nila na subjective yung panlasa at initiative pa at ini-invite pa nila yung mga viewers sa magpunta niyang pumila. Tingnan nga natin kung naninira yun. Tingnan natin. Meron ako nakitang video kaya lang second hand na eh. Diwata. Walang lasa. Yun yung review eh. Walang lasa eh. Tingnan nga natin. Ay, ito yung video ni ate. Tingnan natin to ha. Kung paninira ba to o hindi. Mas lalo kami nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta. Para lang magkalasa yung sikat. Broadcast pa more sa social media, ate, para siraan si Diwata. Nako. Hindi pala ito yung original. Ito naman mga to, siraan agad, ano? Ang sinasabi, yung ano chicken, hindi ko naiintindihan sa mga tao. Mamaya na yan. Gusto ko yung makita ng buo yung video eh. Saan naman yung... Ito, yung mga nakakain ng ipis na to. Kailangan mapatunayan to eh. Yung may ipis. Pwede maging paninira yon. Kung hindi totoong may ipis. Pero kung may maipapakita naman siya na video na talagang nung sinerve sa kanya may ipis, valid yun. Diba? Pero yung mga lasa-lasa kasi, hindi natin, hanapin natin ha. Kung ano yung, saan na ba yan? Meron ako nakita, sige pakinggan na nga natin, sounds na lang yata itong nakita ko eh. Ito. Wala, hindi ko na makita yung mismong ano eh. Play natin. Kami babalik dito sa... Ulitin natin. Pero yun na nga yung honest review namin. Hindi na kami babalik dito sa Diwata over Bloat Paris. Honest review to, guys. Kinain ng mga pisang ko yung Paris, hindi nila naubos dahil walang lasa. Mm-hmm. Guys, chicken is love. Alam natin kung anong lasa ng chicken. Hindi yan mapepeke, guys. Walang lasa yung chicken nila, guys. Flour lang talaga. And yung beef caldereta nila na sabi ni Diwata, 140 lang sinabi sa amin nung isa doon. 160 tapos naging 150. Pinapatungan nila yung presyo nila, guys. Mm-hmm. Wala din lasa, guys. Wala din lasa. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay magre-react. Wala ba yung original na video nun? Wait lang ha, hahanapin ko yung original video nun. Wala talaga akong mahanap nung ano eh, nung full video nun eh. Pero pagtsagaan na natin to galing kay Marvin Vlogs, no? Kung ano yung opinion ni Marvin Vlogs dito, wala akong pakialam. Doon lang ako sasabihin ni ate. Sete girl, yan. Dahil dun sa nangyari. Yan, ito po ha. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken. Guys, sorry. Ano naman lang yung, magkano lang naman yung... Diba? So, ito yung actual na video kung saan pumunta sila doon mismo sa Diwata pare. So, panoorin natin kung ano ba talagang totoong nangyari. So, narito na po mga kautal. Yung sinasabi niyang wala daw, kahit... wala daw flour or walang lasa yung fried chicken. So tingnan natin mga kautal, no. Ito yung video, yan. Pares, pinipilahan. Tara, yeah. Tingnan natin kung worth it nga ba talaga. So kami mga magpipinsan ay nagkayaan dito sa Overload Pares. So ayan, nag-order kami ng beef caldereta, ng chicken at ng kanilang Overload yan. Pares na pinagmamalaki nila. So kung makikita nyo nga dito, napakadami talagang tao. Already, ano yan, 2 a.m., 3 a.m.
4 a.m. na kami natapos, sobrang dami pa rin talaga ng tao. Hindi mo talaga ipagkakailan talaga na medyo hype siya sa mga tao ngayon. So tignan nga natin talaga, masarap nga ba talaga yung Diwata Overload Pares, or hype lang siya dahil sa mga influencers, sa mga vloggers na nagpunta dito. Mm-hmm. Sa 100 pesos, meron ka ng Overload Pares, pero ang ina-expect ko ay beef pares with lechon kawali. So, sa mga hindi ko makain ng mga pork, may choice sila na gusto nila mag-beef pares nang walang lechon kawali. Mm-hmm. Pero pagdating ko doon, ay na-disappoint ako dahil hindi pala ganun yung food system nila. So, yung lechon kawali, lalagyan mo lang siya ng sabaw ng pares, then that's it. So, ako... Ganun naman talaga ang pares, yung sabaw. No, hindi mo pwedeng husgan. Nakikialam tuloy sa opinion. Hindi mo pwede husgan yun. May mga pares kasi talaga na iba yung sistema. Hindi mo pwede sabihin ganun talaga yung pares. Katulad ng pares sa Retiro, no? Yun ang unang exposure ko sa pares eh. Yung sa pares kasi sa Retiro, built-in na yung sabaw. Actually, sabaw nga ng pares na yun. Ano eh? Hindi yung ina-add na lang eh. As in, kasama na dun mismo sa ano eh. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kinukontra nyo na hindi nyo naman alam yung standard ng tao. Diba? Halimbawa, ganito yan, ano? Sinong nakakain ng tortang talong? Diba? Sanay ako sa tortang talong na ang pagkakaluto ay iihaw. Yung iba naman, ang ginagawa sa tortang talong, nilalaga sa kababalatan tapos lalagyan ng itlog. Kapag ako nakakita ng tinotorta na talong na nilaga lang, sasabi ko, ay hindi pala ganyan yung, ay ganyan pala yung pagluto nyo. Hindi mo ako pwede sabihin na ganyan naman talaga. No, iba-iba tayo ng standard eh. Diba, huwag mo sasabihin ganyan naman talaga. Eh, dito palang bias na to, nagre-react na to eh. See? 'Di ba mga kababayan ko, ang importante kasi dito yung ano, yung iniintindi mo yung standard ng nagre-review. Example ganito ano, kare-kare. Sanay ako na ang kare-kare ay buntot ng baka. Nung nagbakasyon kami sa Pampanga sa mga relatives ng tatay ko, nagkare-kare sila doon, pata ng baboy ang gamit. Nasabi ko na ano na, 'di ba ang kare-kare buntot ng baka 'yon? Valid naman 'yung sinasabi ko dahil 'yun ang pagkakaalam ko. Hindi mo sa akin pwedeng sabihin na gano'n naman talaga ang kare-kare dito. 'Di ba, men? At saka 'yung laman, ano 'yon? Separate 'yun talaga, naka-separate 'yon. Siguro bago pa lang 'to si Ate sa Pares kumain, kaya ganito na lang siya mag-react. Ang kinain ko doon is yung chicken dahil sobrang hype siya sa mga vloggers, sa mga influencers. Sobrang pagkinagat nila, sobrang crunchy, sobrang sarap daw. Kaya talagang ako, gusto ko talaga siyang matikman para mapatun... Si Ate, no, parang the way siya magsalita sa kanyang video, parang sarcastic. No, sarcastic. Hindi sarcasm yon. Nasasaktan ka kasi eh. Ang hindi ko naiintindihan sa mga fans ni Diwata, no? Sige, pumunta ka doon para malaman mo din, pumunta ka rin doon. Tapos pag nandun, sige nga natin, tingnan nga natin kung talagang ano. Di ba? Iba ang pagiging sarcastic. Ang sarcastic, yung... Ang sarap nga. Pero hindi naman nasasarapan yung mukha. Hindi niya alam yung pagiging sarcastic. Yung way niya ng pagsasalita. Hindi, na-o-offend ka lang. Kasi nga, iti-challenge si Diwate. Dahil na psychological priming ka na, na si Ate, hindi maganda ang sasabihin doon sa pagkain ni Diwata. Kaya lahat ng sasabihin ni Ate from the very beginning dyan, eh medyo alangan ka na. Ayaw ko talaga masarap datang yung chicken dahil, guys, chicken is love. Alam mo yun? Ano daw? So yun chicken na, yun yung order namin and then yung bagong menu nila na beef caldereta. Mm-hmm. So ito na nga guys, yan. Sobrang haba ng pinila namin simula dun sa dulo hanggang nandito na kami sa kalahati para lang makakain ng Overload Pares ng chicken at ng kanilang beef caldereta. Pero guys, ito muna, tingnan natin yung kitchen nila. Pero, okay na din siya dahil yung... Diwata Overload Pares. Napaka-sarcastic yung pagsasabi niya, okay. Wala, pati pa ba naman yung tono na yun? Masyado naman to. Ang gustong-gusto kasing reaction nito mga to. Ay, ang sarap talaga. Masarcastic yun. Di ba? Hindi sarcasm yun.
Di ba? Ang ano kasi, ang sarcasm, yung parang irony ang sinasabi, yung halimbawa, ay, ang gwapo-gwapo naman ni Wamos. Pero hindi, alam naman natin na hindi gwapo si Wamos. Di ba? Pre, ano ah, pang ano ah, pamburol ang suot natin. Alam naman natin hindi pamburol yung ano. Ganun ang sarcastic. 'Di ba? Hindi niya ma-determine yung sarcasm. Hindi sarcasm. Yung okay na, hindi sarcastic 'yon. Ano 'yon? Tunay 'yon, men. Kaldereta. Pero guys, ito muna, tingnan natin yung kitchen nila. Meron, okay na din siya. Dahil improve naman siya ni Diwata. Siyempre, dapat naging hygienic. Sarcastic. Hindi niya, tingnan natin definition ng sarcastic. Sarcastic. Meaning. Naiintindihan niyo ba yung, ano, yung sarcasm base sa ano ko? Wala eh, meaning of sarcasm. Ito, itong ano, sa Cambridge Dictionary, ang pagsasabi ng ano, ng sarcasm daw, nagre-remarks ka clearly, opposite ng sinasabi, in order to hurt someone's feelings. Di ba? Opposite ng sinasabi mo para maano siya, para ma-offend yung ano, on purpose mong sinasabi. Yun na sarcastic, halimbawa, ganito, no? Sinasabi, halimbawa, sinasabi ni Donski, ako talaga, ayoko talagang mameke. Sinabi ni Donski, alam naman natin na si Donski na mameke ng video. Ngayon, magsasarcastic remark ka, hiyang-hiya naman kami sa'yo. Diba? Yung hiya, totoo ba na nahihiya ka kay Donski? Hindi. Sinasarcastic mo lang siya kasi nga parang hindi mo matanggap yung sinasabi niya. Parang ikaw na lang yung nahihiya. Nagigets yung ibig ko sabihin ng sarcasm? O example pa ano? Nakita mo yung tropa mo bulok ang kotse na dala-dala. 'Di ba? Kakarag-karag, may kalampag yung kotse. Eh may lakad kayo. Sabi mo, "Pre, ayos yung Mercedes-Benz mo ah." Yung dala-dala mo Mercedes-Benz. Pero alam natin sa sarili na hindi Mercedes-Benz yung dala-dala niya. Ang dala-dala niya ay bulok na kotse. Nagigets yung ibig mo sabihin, ang ibig ko sabihin? 'Di ba? Yun na sarcastic, walang sarcasm doon sa sinasabi. Hindi alam nung vlogger ang meaning ng sarcasm. Diba? Pagpatuloy natin, ha? Dahil food business, yung sinaserve niya sa mga tao. So, tama itong ginawa niya na talagang meron siyang sariling kitchen na sana i-improve. Meron naman talagang positive din naman na sinasabi. Diba? Tama daw yung ginagawa. So, meaning, butthurt lang talaga yung mga fans ni Diwata. Proof pa nila. Ang honest review kasi hindi naman kailangan lahat positive yan, eh. Nakikita, naririnig nyo naman, di ba? May positive naman sinasabi. Ayan yung mga sinain dyan, nagsasayang sila dyan. And then, ayan, merong mga nagsaserve sa inyo ng medyo kawali. And ayan, guys, yung lalaking nakagreen na yan, ay, guys, talagang inawid kami niyan. Pero ayun na nga yung honest review namin, hindi na kami babalik dito sa Diwata Overload Paris. Honest review to, guys. Kinain ng mga pisang ko yung Paris, hindi nila naubos dahil walang lasa. Mm-hmm. Guys, chicken is love. Alam natin kung anong lasa ng chicken, hindi yan mapepeke, guys. Walang lasa yung chicken nila, guys. Flour lang talaga. And yung beef caldereta nila na sabi ni Diwata, 140 lang sinabi sa amin nung isa doon, 160 tapos naging 150, pinapatungan nila yung presyo nila, guys. Mm-hmm. Wala ding lasa, guys. Yung sa may part na ano, yung may part na pinapatungan ang presyo, ano, pwedeng maging paninira yon. Kung wala kang maipapakitang proof. 'Di ba? Ang ano ko na lang doon, if ever na ano na magdedeklara ka sana ng ganun. Kasi ano 'yun eh, objective truth na 'yun eh. Yung binabago-bago daw yung presyo. 'Di ba? For me naman, dapat nag-ano ka doon, nag-play ka ng video na nagbabago-bago sila ng presyo. Diba? Pwede siya mayari doon.
O, diba, nagiging fair ako. Kapag diniklara dapat ni ate na ano, dapat kaya niyang patunayan. Pero who knows, ano? Baka mamaya may alas siya na kaya niya talagang patunayan yon na ganon. So, ibig sabihin yung pinapatungan, 120 naging 140 hanggang 150. So, pinapatungan yung presyo. Di natin masasabi yan kasi one-sided story lang yung naririnig natin. So, dapat mapakinggan din natin yung side ng diwata, pares, di ba? Ang lasa niya, sunog. So, hindi na kami babalik dito. Comment for part 2. Diwata overload. So, yun mga kautal, no? So, yun ang sinabi niyang... Yung ano, yung remark kasi na yung basta sa lasa, objective 'yon. Kung sa panlasa niya ay lasang sunog, 'di ba? Ito na ba pero, isa? Nung kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes. Yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, di ba? Doon naman, para naman sa work it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours. Intro lang pala yun doon tayo sa may mismong sinasabi. Wala kasi ako makita original. Word Paris, bad experience. So, ang sabi niya sa title sa kanyang TikTok video. Opo, di ba? Sa food business industry, naiintindihan namin na pagod, na sobrang daming pumipila sa kanila, mm-hmm, na nalilito sila, mm-hmm, it's okay, it's understandable sa part namin, mm-hmm, pero ang hindi namin ma-accept, it's not acceptable for our part is yung sabihan kami sinungaling na hindi kami nagbayad ng worth 100 pesos. Yes po guys, so ito na nga po guys, meron kaming binili na overload pares, 8 kami, so ito dapat lang... ito if you're talking about yung sa incident. Kasi facts yan, hindi naman na subjective yun eh. Kung talagang pinagbintangan kayo na ano, need nyo magpakita ng proof. Pag-iaano nyo sa social media. Para safe lang. I don't know kung may alas si ate ano, na pag sinita siya, ay kaya niyang patunayan yun. Libelous yun. Yung ganun. Diba? Sa amin ay... I think 5 ata, hindi ko alam. 5, oh yes, 5. Tapos, sabi ng pinsan ko, kulang pa kami ng 3. Pero, nagkataon na yung stop namin is naibigay namin kaagad doon sa soft drinks. Okay. We don't know, na wait lang, hindi pa pala kompleto yung ating food. Kasi naghahanap kami ng table. Mm-hmm. So, parang sa excitement namin, ganun, okay, na parang, ay shucks, yung overload natin, hindi pa kompleto. Mm-hmm. So, ito na nga, bumalik kami doon sa area kung saan kinukuha yung overload pares. Okay. So, understandable sa part namin na sabihin, ay ma'am, sorry po, nalito lang po kami, ganyan. Or acceptable din na, ma'am, ano po nangyari? Sabihin niyo mo muna sa amin, paano ba yung ginawa niya? Bakit niya nakalimutan yung tatlong pares niya, order ninyo? Mm-hmm. So, okay sa amin yon. So, makakapag-usap tayo ng matino. But, sinabihan kami, ay, wala na po yan. Ano yun? Binayaran po namin yung 100 pesos na yun. So, bali 300 pesos po yung binayaran namin. Tapos sabihin lang sa amin na, wala na po yun. Hindi na pala talaga pwede. Sinungaling po kayo. Ha? Kung sinabihan naman ang sinungaling ko to. Kaya lang, kwento lang yun eh. Need ng backup yun eh. Hindi naman, ito ha, magiging fair naman ako. Dun sa lasa-lasa part, at pati yung tingin dun sa kusina niya, wala naman problema dun. Pero dun sa kwento ng... Yung kwento tungkol doon sa yung pinagbintangan silang sinungaling, objective na kasi yun eh. Kaya lang, ito yung pinagtataka ko. Instead na yun ang i-highlight nyo, yung mga supporters ni Diwata, yung nangyari na hamunin nyo si ate na patunayan na pinagbintangan siya sinungaling, andun pa rin kayo nakafocus sa lasa. Diba? Instead na ang i-call out nyo, yung mga objective na tingin nyo na nagsisinungaling si ate, hindi ko naman sinabi nagsinungaling kasi wala namang proof kasi siyang pinakita eh, na siya ay sinabihang sinungaling eh. Diba? Nagtataka lang ako, pero ang focus pa rin ng mga supporters ni Diwata at ni Diwata mismo
ay tungkol dun sa komento na walang lasa. Diba? Hindi ko nagigets yun. Dito pwede nyo nang durugin si ate eh. Sana nagpakita ka ng video, hindi kami naniniwala sa'yo. Kwento mo lang yan eh. Pero hindi eh, nakapokus pa rin kayo doon sa walang lasa eh. Na kahit kailan, hindi kayo mananalo sa argument ng walang lasa. Basta tungkol sa lasa, hindi nyo pwedeng kontrolin kasi ang tao. Kasi panlasa niya yan eh. Pero yung mga facts na sinasabi dito, that is 100 pesos. Yan yung, ano, yung sinabihan silang sinungaling. Patunayan mo ate eh. Dapat yan ang chine-challenge nyo dapat. Hindi yung lasa. Sinabihan kami sinungaling ng staff ni Diwata. Yes po, yes. Sinabihan po kami sinungaling ng staff niya na nandoon. Night shift, ano yun, syempre 2 a.m. in the morning, hindi ko kilala yun, pero ano din siya, ganun din siya. And then nandun siya sa station na nagbibigay ng lechong kawali. Okay. Yes po, dun siya sa station na yun. So hindi ko alam kung ma-upload ko dito yung picture niya, pero Diwata is very, very popular. So, ang kailangan nilang ingatan is yung mga taong kumakain sa kanila. Tama yun, tama. Hindi kailangan popular ka, kailangan ano ka rin doon sa tao. Diba? Ang the best na intervention nga dito, instead na inaway ni Diwata, yan dapat nagpakumbaba na lang si Diwata eh. Hayaan mo na yung mga supporters mo na tumira dyan kay ate eh. Yung, I'm sorry ma'am, kakausapin ko po yung mga staff ko. Diba? Hindi mo na dapat inangasan to min eh. Tapos yung mga banat pa dito nung ano, yung mga supporters mo, ibigay sa mukha ang pag-iinarte. Alam mong 100 pesos. Tinan mo, pati mukha idadamay nyo dahil dun sa review. Hindi ko nakukuha yung logic ng mga ano, ng mga supporters ni Diwata. Then meron pa ditong isa, ano, may isa pang issue. Sumisikat yung ano eh, yung may hiwaga ng yung, alam mo yung hiwaga, si Hiwaga na Pares. Sumisikat ito men eh. Kasi gumawa din siya ng paresan niya. Ito yung sabi ni Diwata. Ay gulang, laban lang sis. Pero remember, I'm the original, pirated ka lang. Anong ibig niyo sabihin na siya yung original? Siya ba yung naka-imbento ng Pares? Hindi mo pwede sabihin ikaw yung original. Pagdating sa Pares ha, di actually kahit ano yung what do you mean original, ikaw yung bading, ikaw ba yung kauna-unahang bading na may paresan, sure ka, or ikaw yung kauna-unahang may pares? Hindi mo pwede sabihin ikaw yung original dahil ikaw ba nag-imbento ng pares para sabihin mo ikaw yung original. Tapos sasabihin mong pirated yung iba na nagpapares din? Hindi, ano ba yung pamantayan niya ng pagiging original? Doon dahil bading yung nagbebenta? Yun ba? Ano ba yung mga nasa comment dito? Tignan natin yung mga comment ha. Aha. May namamalian kay ano dito. May namamalian kay Diwata dito. Yan ang sisira sa'yo pag hindi ka nag-iingat sa pananalita. Exactly. 'Di ba? Kapag hindi ka nag-iingat sa sinasabi mo. Mas mabuting wag na lang kayo mag-talk kasi, 'di ba? I mean, yung sinasabing kaya mas maganda shot na lang eh. Parang ito'y kakapahamak ni Diwata eh. Tapos ito naman yung si Hiwaga para. Hindi, kasi nga sa pangalan pa lang number one, malayo Hiwaga sa Diwata, 'di ba? Masaya dito sir pag dito kayo kumain. Pag malungkot kayo, puntahan nyo lang ako.
Sigurado pag uwi nyo na ako, di kayo magsisisi. Hindi pang gagaya to eh. Diba eh? Yung para sabihin mong pirated ito. Diba? Tingnan natin yung mga ito ha, magiging patas ako. Tingnan natin ang criticism ng mga supporters ni Huwaga. Huwaga, huwag ka nang magpanggap pati bading-badingan mo, peke. Ibig ko sabihin, diskarte niya yun, men. Eh. Bawal ba yun? Dami mo kasing ipapangalan Huwaga pa kasi tunog ng Diwata, syunga ka rin. Tina mo, mga supporters ni Diwata, ganito ba ang valid criticism sa inyo? Pag mga kapwa nyo supporters ni Diwata, ganyan magsalita, okay lang sa inyo? Ganyan ba ang valid criticism sa inyo? Eh, yung mga criticism dun sa idol nyo, Diwata, ano eh, valid eh. Tapos ito, ano, ganito ang uri, seryoso kayo? Dapat 'wag ganyan mag-isip ng sarili tinda, sariling mag-isip din ng sariling tinda, hindi yung gaya-gaya. Paano nang gaya? Kahit si yung ano ba, yung pares ba ni Diwata, original ba 'yon? Siya ba naka-imbento ng pares? Tama, pati religion, INC ka pala, Huwaga, di naman ganyan ang aral sa sambahan niyo. Marami akong nakilala na INC pero hindi ganyan na nangungumpitin siya. Tama kung gaano ka ano, kung gaano ka kapulpul yung mga fans ni Diwata. Kung ano-ano yung mga ano, kung ano-ano yung mga pinupuna. 'Di ba? Ito okay lang 'to, yung dapat mag-hairnet, 'di ba? Pagkain binibenta. Okay lang 'yan. Bukas walang kakain sa iyo kasi imbis na 'wag mong pansinin, eh, mas pinagmumukha mo pa sa customer kung gaano ka kabastos. Hindi against sa iyo, Huwaga, pero pirated ka kasi di real gay. So, 'di ba? Negosyo 'yung pinag-uusapan, kanya-kanyang gimmick 'yan. Pambihira naman 'tong mga taon 'to. Ba si Diwata ba, totoo bang Diwata 'yon? Encanto pares daw. Pare-pareho naman kang pirated. Matagal na ang pares. Oh, exactly, di ba? To, exactly. Every business has a competitor. Huwag mag-business kung ayaw, ano, di ba? Napapansin nyo yung criticism ng mga against kay Diwata versus sa mga pro Diwata, against do sa mga competitor ni Diwata. Tapos ang kakapal pa ng mukha nyo na sabihin na sinisiraan si Diwata. Anyway, bahala kayo diyan. Maraming salamat po. Bye-bye.